Ito si Manny, isang Pac-Man frog. Sa vlog na to, ililihaw natin si Manny sa enclosure na to. Medyo madumi pero sige. Let's try our best para marihaw si Manny. So this is Pet Cartel TV, Pac-Man frog rehousing. Bite on! Pac-Man frog rehousing. So pinaka basic na kailangan natin ay kailangan natin ng aquarium. Aquarium enclosure. So maraming pwedeng enclosure na pwedeng gamitin para sa Pac-Man frog. Pwede tayo gumamit ng plastic tubs. At pwede tayo gumamit ng glass enclosure. So ito ay isang glass enclosure nasa around 10 by 9. So ang second na kailangan natin ay cocopeat. So ang mga Pac-Man frogs ay kailangan ng loose substrate at deep na substrate. So cocopeat ating gagamitin. Sa mga Dapao area, Panabo area, Tagum area, Digos area, pwede nyo kayo contact para sa mga cocopeat. Nagdi-deliver din kami, nagpapadala kami ng cocopeat. So maglilipa ko ng link sa description for that. So ito, meron tayong cocopeat. So mas maganda, mas mainam na 2 inch pataas ang ating cocopeat na ilalagay, ang ating substrate na ilalagay. So maglagay lang tayo hanggang sa maging 2 inch ito. Loose substrate, napakahilig ng Pac-Man frogs kasi mag-burrow, mag-stay sa lupa for a while, then a couple days magta-transfer sila sa ibang part ng enclosure. So yun, around 2 inch ito. Pero kailangan natin ng mas marami pang cocopeat. The more the merrier. Yun. So kailangan ng Pac-Man frogs ng damp na substrate. Ito ay dahil sa kanilang balat. Di sila pwede sa mga super dry o napaka dry na substrate. So dapat maintain natin na damp ang kanilang substrate. So yan, ating substrate, cocopeat, ilang inch na to? Hey, mga 1.5 inch, pero okay na yan. As long as kaya lang makabarrow sila. So add-ons, maglalagay tayo ng hardscape o bato. Kasi sometimes may nakikita ko ang Pac-Man frog ko na nakapatong sa mga bato. Siguro gusto nila ng dry o medyo dry nga, napaligid or patungan. So meron tayong bato, hindi kagandaan natin bato, pero okay lang kasi bato yan eh. Next is napaka-importante, water source. Maglalagay tayo ng water dish para in case na sila siya ay mauhaw, meron siyang tubig na pagkukunan. Oops, sorry. Yan, may water dish na si Manny. Lagi lang ito. Okay. Napaka basic lang po na ng setup. Oops. Ang setup ng Pac-Man frog. Kailangan lang nila ng lupa, water dish, at yun lang. So again, damp ang kailangan nila. Maintenance for Pac-Man frogs ay kailangan natin ng kailangan nilang mag spot clean kasi ang mga poop nila o mga dumi nila at yung mga sobrang tira-tira na kinain nila, pag hindi mo kinuha sa damp area, pwede mag-cause ng fungi, molds, at ayaw natin yan. Kasi pag mayroon ganun, the next thing na pa-follow ay mga mites. So okay na to. Maglalagay na tayo ng tubig. Napabasic lang, di ba? O tama, maglalagay tayo ng sphagnum moss. Sphagnum moss. So meron akong sphagnum moss na binibenta. Sa link sa description, maglalagay ako ng sa description maglalagay ako ng link. So ito, sphagnum moss. Additives lang to eh, para may beauty konti. Hindi ganong dry ang design. Okay. At aside that,
Ang sphagnum moss ay kayang mag-hold ng moisture tulad ng cocoa peat. So, dahil dyan, makaka-maintain sila ng good humidity para sa ating Pac-Man frog. Yun. Napaka-basic ng design. So, ganun lang kadali. So, loose substrate ulit. Dapat natin tadaan yan. Dahil di po sila makaka-burrow once na-compact ang substrate. Medyo masikip talaga ang enclosure to. In order para maka-loose substrate tayo ay gagalaw-galawin natin ng lupa. Then, basahin natin ng konti. Oops. Spread fire! Yun. Kunin natin ang lupa dito sa water dish para di masyadong diluted ang tubig. Then, maglalagay tayo ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Tubig. Yan. Ganun lang po kadali. Ganyan. Ganyan lang po kasimple ang setup para sa Pac-Man frogs. Kailangan mo ng loose substrate. Substrate na kaya mag-hold ng moisture. Kailangan mo ng water dish. At again, sa substrate, kailangan medyo malalim. So, yan. Ganyan kadali mag-rehouse o mag-setup ng Pac-Man frogs. So, ilagay natin si Manny. Ito si Manny. Manny the Pac-Man frog. Unsex na po siya. Hindi po alam ang kanyang sex. Young Manny, welcome to your new home. Ang gingising-isay pa. Active na active. Okay. So, isang palatandaan din po, pag hahawa kayo ng Pac-Man frog, dapat medyo basa ang inyong kamay. So, that's it. Pac-Man frog rehousing. Let's take a closer look. Ganun kadali mag-setup at mag-rehouse ng Pac-Man frogs. At bago matapos ng vlog na to, nais ko lang shoutout ng mga kaibigan ko na from United Reptile Keepers from Davao City, sila Wanky, Joshua Romena, and others. Sa next vlog ko, isa-isain kayo mga bata kayo. Isa-isain ko kayo. So, that's it. This is Pet Cartel TV. Rehousing a Pac-Man frog. Bye, Don.